question pa po ako. Ah, sige. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi po, mayroon may friend ako na may space na rin yung dito niya. So, pwede po bang implant yun? Or ang ginawa po kasi sa kanya, braces, para ma-move po yata yung teeth dun sa last. Pwede rin yun. Kung halimbawa, meron pa siyang second molar o third molar, yung first molar ang natanggal, pwede yun, imumove siya. Yes. Ngayon, kaya i-brace para yung, di ba sabi ko yung sa harap, pumupunta sa likod. I-brace siya para ma-stabilize pa rin siya doon. Tapos, kukunin na natin yung molar. Ngayon, kung may katabi na sila, di ba sabi ko naghahanap ng katabi. Oh. Kung may katabi na, hindi na mag-move yun. Ganun siya. Kasi, pero siyempre, after ng braces, kailangan pa rin ng retainer. Kasi yung ortho nga, yung braces nga, para yun sa pag-aayos ng posisyon. Yung retainer, para i-retain na yung posisyon. Retain. Tama. Kasi may mga instance na bumabalik siya doon kapag hindi siya, yung binigla tapos hindi nag-retain. Parang ako. Ganun po. Ako din. Parang ako, pinamad mag-retainer. Ako din. Natapon sa basura. Hindi nagay sa tissue. Dok, meron po pala kong isa pang question. Dok, sabi niyo po kanina, ang ngipin natin ay 32. Tama po ba? Paano po yung mga wisdom tooth? Di ba kasama siya. Kasama siya sa bilang. Sa 32? Pero okay lang po yun kasi nababalitan ko kapag wala siya sa tamang tubo, tinatanggal na lang daw siya kasi impacted. Wala daw po siyang masyadong function. Pwede yun. Pwede nang tanggalin yung wisdom. Kasi unang-una, hindi rin naman talaga siya di ba? Pag nga, hindi naman maabot talaga hanggang dulo. Parang ganun siya. Kapag nag-erupt na doc, kasi di ba yung iba impacted, kagaya ng sa akin, masakit kasi kaya tinatanggal. Apat, isang upuan. Nakabahan ako sa ganyan kasi. Kasi itutulak niya yung katabing ngipin na talagang pwede rin madamage yung katabing ngipin niya. Kasi halimbawa, ito yung isang ngipin, ito yung impacted. Kaya siya hindi makatubo, nababarahan siya ng ngipin. Ngayon, pagka pwedeng ngipin ang nakabara sa kanya o kaya yung bone dito, no? Ngayon, pagka tinutulak niya yan, ito ang masasaktan. Madadamage itong second molar. Kesa madamage to, ito na ang tatanggalin natin. Kasi mas ito ang may function. Unang-una, kahit tumubo kasi ito, kung mali naman yung pagtubo niya, hindi rin siya mag-function ng panggiling. Yan na. Pero, Dok, ayun po. Ito pong wisdom tooth, hindi po niya kinakailangan palitan ng hindi na kailangan. Tama. So, tanggal po talaga. Tanggal. Mas maganda. Dok, ito lang. Kasi medyo curious lang po talaga ako eh. Yung mga kunyari, tinanggal na po itong mga wisdom teeth natin, no? Bakit po hindi ginagamit siya as crown or dental implants? Yung mga wisdom tooth po natin, ba't hindi po siya pwede? Kung tutusin, pwede siya. Pwede siya. Kunwari, buo pa naman. Donation. Pagkatapos, ang ano mo, yung first molar mo nasira. Kung sabay naman silang tinanggal, pwede yun. Transplant naman ang tawag mo. Transplant. Ay, pili. Transplant din pala sa implant. Transplant. Now I know. Dok, kasi di ba nabanggit niyo po yung preparation dito sa dental implants, medyo matagal din. Yung post-surgery recovery naman po, nabanggit niyo kayo na hindi naman din po ganun kahirap, pero matagal po ba, like may mga bawal din po ba silang kainin kagad or bawal ba silang kumilos agad? Bali yung una, yung paglagay ng fixtures, dahil isinasarado yung gums, no? Bali, mga 3 days din siya na parang katulad din ng sabunot na bawal mo nang magtrabaho ng mabigat. Yan. Tapos, siyempre, ngunguya muna siya sa kabilang side. Ganyan. Pero kung magkabilaan ang ginawa ng implant, talagang magsosop. Siya, ganun. So, 3 days naman. 3 days naman. Three days. Mabilis lang. Mabilis lang. Ganun matagal, no? Ang matagal yung osteointegration na 6 months. Ngayon, after nung, kunwari, may osteointegration na, bubuksan ulit yun. Lalagyan muna ng, kung tawagin namin, healing abutment. Healing. Ibig sabihin, yung pag-heal niya, para magkaroon ng korte yung gums. Kasi kailangan magkakorte yung gums na katulad ng sangipin, yung pa-carb siya. Ngayon, pag ano lang yun, 1 week lang naman yun. Pag nag-heal na yun, pag tinanggal na yung healing abutment, kita na yung implant. Ngayon, doon naman papasok na yung kung anong attachment ang ilalagay natin. Kung para sa picks o para sa removable.
Oo. Pero during yung integration, osteo-integration po, tama po ba? Wala naman pong kailangan iwasan during nung mga months na yun po? Ah, wala naman masyado. Maliban lang yung mga unang araw nga na huwag niya muna ikaw. Yun po yung pinaka-importante. Yung first 3 days po after. Oo, yun, yun. Talagang. Ang galing din ng dental implant. Kasi parang usually... Ini-imagine ko na nga eh. Kaya na nga si Tini mo, no? Candidate number one. At saka, ano po ba yung fixed bridge naman po? Kasi parang di ko familiar. Ang fixed bridge kasi, yun naman din ang isang advantage pa ng implants. Kasi ang implants binabaon sa buto. Okay. Ngayon, ang fixed bridge, bali, ang gagawin niya, kunwari, ito yung nawala, no? Ito yung nawala. Hahasain yung magkabilang ngipin. Mm-hmm. Tapos gagawa ng crown na tatlo. Kunwari, ano yan, no? Tatlo. Ah, para mag-addict na. O, pag sinuksok na, isesemento na doon sa ano. Oh. Oh. So, meron pong mold din para na ikinakabit doon, Dok, para makuha yung... Oh, meron siya. Meron siyang ano. May mga ano rin siya. Trial din muna. Ganyan. Tsaka, syempre, yung ganun din, meron din siyang temporary. Kasi nga, ang mangyayari, halimbawa, hinasa mo to, tapos hindi siya linagyan ng temporary, pwedeng umangat to, pwedeng mag-move. Mm-hmm. Kaya kailangan meron siyang temporary. Mm-hmm. Kahit ano lang naman, pero karaniwan, mga 1 week lang yun na naka-temporary. Tapos, pag lumabas na yung pinaka-bridge, yun, itra-trial. Kung fit siya, ipapapalish na, ikakabit na, isesemento na. Parang pinakamaganda po talaga kung kaya naman, dental implants po talaga, parang pinakamaganda sa tatlo po. No? Kasi yung fixtures, parang pwede pa rin pala talaga siya. Kasi ang inaano kasi natin doon sa fixed bridge nga, kung sakaling may masisira, yung natural teeth na naman. Mm-hmm. Kasi unang-una, nagbawas tayo. Tapos, syempre, kung naglagay ka nga rito ng bridge, pwede rin namang masira yung dito sa gilid. Oh, samantalang kung implant, yung magkakaroon ng dumi doon, hindi siya masisira. Pwede lang siyang ma-infection. Pero pag na-infection, pwede mo namang tanggalin, ikabit ulit. Ganyan. Nakita ko nga rin, Doc, na parang ang success rate nga din po ng dental implants ay nasa around 95%. Sa ngayon, oo. Kasi iba naman yung dati kasing implants, masyado siyang invasive na... Talagang ano ngayon kasi maliit lang talaga yung ano eh. Mm. Yung makabago nga ngayon, yung implant pictures. Ay, yung dati po, Dok, paano? Iba kasi yung dati. Kumbaga sa ano, kung ito yung buto, kunwari ito yung buto, ang implant mo, bubutasin hanggang dito. Dito ini-screw. Ay, dito, may screw? Naka-screw siya. Tapos na kailangan malaki yung hiwa mo, tsaka yung binawas sa buto. Kasi kailangan yung pinakabakal niya magkadugtong, tapos naka-screw dito. Makikita niya siya sa internet eh. Pero, so, hindi ba yung pero ngayon, ito maganda. Wala na pong gumagawa nun ngayon. Wala nang gumagawa ngayon. Tama na yun. Nagkakatrauma yung ano. Hindi ba nagkakatrauma kapag ganun klase ng pag-i-implant yung... Ayun nga, kaya nga inalis na niya. Kaya nagkaroon na ng panibago. Mas maganda na ito ngayong bago.